Okay, hello, good morning sa lahat ng mga nandito na naman po sa ating YouTube channel. Nandito na naman po ako, but before anything else, gusto ko lang po na sa mga lahat ng mga baguhan na hindi pa po nakakaalam tungkol sa aking YouTube channel, huwag niyong kakalimutan ulit na mag-like, comment, share, and subscribe with my channel, which is JenPaul78. So, ang gagawin na naman po natin, guys, is na magluluto po tayo ng chicken rice. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko po ito ginagawa. And before anything else, guys, yung chicken rice na po yan is galing po sa ibang bansa na recipe. So, okay, nung nandun po kasi ako sa Malaysia, yan po yung pinaka-famous na pagkain dun sa ibang bansa. Most especially, not only in Malaysia, also in Singapore, Hong Kong, Taiwan, and then yung China, which is no, mayroong may mga Chinese. So, ipapakita ko sa inyo, guys, kung paano gagawin. Pero, may gagamitin po tayo na sauce na galing po ng Singapore. So, ipapakita ko sa inyo kasi kahit dito sa Pilipinas, mayroon na rin po yan. So, ito na po ang ating gagawin. Okay, ngayon, mag-i-start na tayo. Magka-cut po tayo ng ating chicken. Chicken wings po, yung pinakamaganda na gamitin, guys, para sa inyong chicken rice. So, ang gagawin ko po nito, i-chop-chop ko siya muna para at least maging maliit lang yung ano na, kasi pangit naman na whole ano talaga siya. So, mangyayari niyan is i-cut natin siya dito. Ayan siya, guys. Kung medyo malaki pa siya, tanggalan niyo pa rin siya ng adot na, kasi yung tama lang talaga yung size niya. Yung parang parehas sila, pantay yung ano. So, kita mo. Okay, dito makaka ano ka talaga, guys, makakasave ka kasi yung isang peraso nagiging tatlo, tsaka kuripot ah. Hindi naman. So, ito na siya. Ika-cut niyo lang siya, guys. Depende yan sa kadami sa ano niyo, guys, ha. Hindi po ako nagme-measure ng ano kasi it's depend po yan sa karami sa isang pamilya. So, ito kasi yung gagawin ko kasi apat po sila yung kakain. Tatlong lalaki at siyang babae. Yan ang amo ko. So, yung ginagawa ko, ni-estimate ko kung gaano lang karami. Kasi kung nagluluto ka talaga sa isang family, na ano mo na yun, tinatansya mo na sila kung gaano karami yung kinakain nila. Kasi ayaw kasi nila yung inuulit yung pagkain. So, kailangan tansyado muna na mauubos nila. Kung may matitira man, konti lang. So, ganyan kami dito, guys. Kasi ganyan ako sa kahit sa bahay. So, ganyan. So, ang gagawin na ika-cut nyo lang. Okay. Until matapos siya, guys. Ayan. Yes. Okay, guys. Nagpakulo po ako ng 6 cups of water. So, ayan siya, guys. Kasi ididip natin yung ating chicken dyan. Ilalaga natin. Pero po na gagawa tayo ng broth niya. Broth chicken po. Para gawin natin sabaw sa ating rice na pagluluto. So, let's see first, guys. Can wait for a while para kumulo siya para ipasok natin yung chicken. Okay. So, yan na po yung ating finished chicken sa pag-cut. So, guys, kapag pag nasa tansya nyo na medyo marami siya, bawas-bawasan nyo, guys, para may magamit kayo para sa next day. Ganyan yung pagluluto. Hindi yung pag nakikita nyo na marami, lahat lulutuin nyo. Kasi sayang din, guys, na hindi maubos. Tapos, hindi rin makain for the next meal nila. Kasi nga, dito sa amin, mas gugustuhin nila yung bago lagi, yung niluluto. So, syempre, sa ating mga, sa kagaya nating mahihirap, hindi natin magagawa yung mga ganyang setup. So, yung ginagawa natin kasi, niluluto na lang natin yung mga pagkain na kung sa tingin natin, yung mga pagkain natin is medyo marami, so yung ginagawa natin, ginagamit natin for the next meal na lang natin para maka-conserve naman tayo sa ating mga ginagamit. So, yun po yung ginagawa ko. So, pag ano lang po, pag sobrang marami siya, yung ginagawa ko, hina-half ko siya. So, kasi tansya ko na kung ilang peraso o ilang ano lang, kainan lang pwede na kainin ng aking mga amo. So, yan po yung mga tips ko po sa mga lahat na nagluluto. Hindi po tayo basta-basta na kung ano yung nakikita nyo,
together, nasusundin nyo agad. Kailangan guys na mayroon kayong technique sa pagluluto. Hindi kung ano yung nakita nyo sa mga YouTube channel na fina-follow nyo, is gagayahin nyo rin. Okay, gagayahin nyo po yung kanilang ginagawa. Pero may gagawin kayong isang side na hindi lahat halos ginagawa nyo, or I mean sinusunod nyo. Kasi kukuha lang kayo ng tips sa kanila kung paano gawin yun. So, ganyan po yung tips ko sa inyo, guys. Hindi basta-basta lang po na as in na magluluto kayo, pag ano yung nakikita nyo, gaya-gaya na rin kayo. Gawa din kayo ng own recipe na kahit ginaya nyo yung nakita nyo, pero may ibang tactics kayong gagawin. So, yan po yung ating tips sa inyo. So, kita-kits na tayo mamaya sa pagluluto ng ating chicken rice. Okay, kumulo na yung tubig natin, guys. Ilalagay na natin yung ating chicken. Tsaka lagyan nyo na rin ng asin, guys, para kahit konti, may lasa lang siya. Huwag yung i-over kasi may lasa yung ilalagay ko mamayang panlasa sa kanin. Okay. So, guys, hindi ko matiis. Gumamit ako ng nor broth cubes. Chicken to siya, guys, ha, para may lasa talaga yung chicken. Okay, dip nyo na lang dyan at saka pakuluan siya by 30 minutes. Okay, guys, tapos na po yung ating lutuan ng ating alaga ng ating chicken. So, mag-prepare na po tayo para sa ating rice. At saka ito po yung stock na to, or broth, I mean, gagamitin natin pang sabaw sa kanin. So, let's go, guys! Okay, guys, ang gagawin ko ngayon, i-drain ko po yung mga chicken dito. Yan, kasi yung broth lang kasi yung gagamitin natin, or stock ba yung tinatawag nila. Yan siya. So, isa-isahin nyo, guys, para naman, ano. Ang gagawin ko to, tip ko lang po sa lahat, kung gusto nyo mas lalong malasa yung kanin nyo, ilagay nyo yung chicken dun sa loob. Pero yung sa akin kasi, medyo pinatagalan ko kasi merong parts ng chicken kasi na matigas. So, pwede ko rin siyang ihalo. Yung mga kagaya nito siya, guys, oh. Parang mini drumstick siya. Pero hindi to connection sa legs, ha. Sa may pakpak po yan. Sa wings, nakakonect. So, parang shoulder niya, kumbaga. So, yan po yung medyo matigas siya. So, not the same sa mga wings na madali lang siyang iloto or ilaga. So, yan siya, guys. I-drain nyo lang, tapos kukunin nyo yung stock niya or broth niya para pangsabaw po sa kanin nyo. So, syempre, alam nyo na kung ilan yung quantity na gagamitin nyo para sa tubig na isasabaw nyo sa rice. Kasi parang nagsasain ka lang. True na nagsasain ka pa rin, guys. Yan siya. Kaya gaya ng sabi ko, tinagdagan ko lang po yung style ng recipe nito. Hindi ko lahat halos sinunod sa real recipe niya. Kasi familiar na ako dito, guys, sa ganitong pagkain. So, let's go para sa pag-prepare ng rice. Okay, ito siya, guys. 4 cups yung gagamitin ko kasi ganyan po yung ano natin, tansya sa pagkain nila. So, i-wash yung natin yung rice. I-drain mo siya maigi, guys, kasi ilalagay mo siya ng broth nyo, yung pangsabaw niya. Siya, guys. Ganyan na siya. Natanggal yung ano niya. Okay, guys. Nandyan na po yung ating rice. Ang ating broth or yung stock natin. Chicken stock. And then, ito po yung siya yung sinasabi ko sa inyo, guys, na gagamitin nating paste para sa ating rice. It was like yung paste niya po, yung tinatawag nila sa Chinese. Hindi ako masyadong fluent para basahin to siya, guys, in Chinese words. Pero ito yung tinatawag na Hainanese chicken rice mix. So, kung sino yung mga updated dyan, meron naman po tayo dito sa Pilipinas. So, hanapin nyo lang tong brand na to, or either yung nasa pack din siya, guys. Meron din yan siyang ibang ano. Pero yung hanapin nyo talaga is per galing Singapore,
Malaysia, Taiwan, China, or rather, basta, o Hong Kong, pwede rin siya, guys. So, meron tayong ditong made na dito sa Pilipinas, pero kakaiba din yung lasa nila, guys. Mas inahanap ko yung lasa na pang international kasi yun po yung nakasanayan ko nung doon ako sa Malaysia. So, natry ko rin po yung Filipino style, pero yung mga alaga ko po, hinahanap nila talaga yung lasa na dati kong ginagawa. So, which mean, galing talaga sa ibang bansa yung ano nila, yung sangkap na ginagamit ko. Rather naman na mas gusto nila yung Filipino style din, pero meron din akong ginagawa na kakaibang pagkain para naman may gana, maganahan silang lalo kumain. So, let's go guys, and let's see how I will prepare this kind of food. Okay, ilalagay na po natin yung 600 ml natin na stock. Kung kulangin siya guys, just make sure na dagdagan nyo lang siya. Pag nakita nyo medyo, yung luto nyo. Yung medyo, basta itansyahin nyo siya guys. Okay, so ito, ang gagawin ko is maglalagay po tayo ng 4 tablespoon. Okay, mix natin to dito sa kanin. 2 3 In 1 cup ng rice niyo po guys, is kailangan is 1 tablespoon na ganito siya. So, ayan siya. I-mix natin siya guys. Para sa panlasa ng ating kanin. So, ganyan lang siya guys. Halo niyo lang siya. So, dahil nga sa sinabi ko na gusto ko ilagay po yung chicken. So, yan siya guys. May ilang peraso akong ipapasok. So, yun yung sinasabi ko. Yung medyo matigas siya. So, kailangan ng add-on na paglaga sa kanya. So, dahil nga, ilalaga ang sinasabi yung pinag-uusapan, siya yung ipapasok natin dito. Para lalong, yung chicken, yung rice natin. So, kung gusto nyo rin dagdagan yung, niya, ganito rin. Okay guys, ito na po yung ating chicken rice, so yung Hainanese rice natin. So, luto na po yan siya. Ayan na siya guys. So, ready to serve na yan siya guys. So, happy eating na lang po.